Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubayan. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsalita kay Akab si Elias sa taga-Tesbi. Isinusumpa ko sa pangalan ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko, hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit. Sa silangan ng Jordan, makakainom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawi ng bundok, tumitingin ako
saan manggagaling ang aking saklolo, ang hangad kong tulong, sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikaw iingatan, di ka maaano kahit nakailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magdiwang kayo't magsaya, sa langit ay liligaya, gagantimpalaan wina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinangalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat.
Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mapalad? Ano bang ibig sabihin ng pagiging blessed? Sa ating mga tao, nasasabi natin na mapalad ang ating kapwa o mapalad tayo pag meron tayong mga achievement, pag meron tayong swerte sa buhay. Diba? Kapag ka yung kapwa natin o tayo nakapagpundar ng panibagong bahay, ay, mapalad. Kapag ka merong panibagong property o sasakyan, ay, mapalad. Kapag ka yung anak ng kapwa natin, nung kaibigan natin, nakapagpatapos ng pag-aaral, mapalad. Pero sa ating ebanghelyo, iba ang kahulugan ng pagiging mapalad. Iba yung kahulugan ng pagiging mapalad para sa ating Panginoong Hesukristo. Parang yung kabaliktaran. Kasi unang-una, iba naman yung standard nating mga tao sa standard ng ating Panginoon. Iba yung basihan nating mga tao ng pagiging mapalad sa basihan ng Panginoon sa pagiging mapalad. Pero ang tunay na pagiging mapalad ay ang basihan ng ating Panginoon. Ang tunay na pagiging mapalad ay yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo. Mga kapatid, sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo ang mapapalad. Ito yung Beatitudes. Ang mga ito ay hindi lamang utos na dapat sundin, pero ang mga ito ay formula o pamamaraan para maging tunay na masaya sa buhay. Pag sinabi nating mapalad, ano, sa English nito blessed. Pero sa ibang translation, sinasabi din na happy. Happy are those. At pag sinabi nating happy, sa Tagalog, masaya. Merong kagalakan. Hindi lang basta masaya, pero nagagalak. At kung gusto nating maging tunay na nagagalak sa buhay natin, ito ang pamamaraan. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. Sa dinami-dami, walo ang lahat ng mapapalad, walo yung sinasabi dito sa atin ng ating Panginoon, pwede natin itong isummarize sa iisang bagay. Yung pinakauna, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Anong ibig sabihin ng aba? Ang pagiging mahirap. Anong ibig sabihin ng pagiging aba? Yung walang wala sa buhay. Ibig sabihin ba noon, kung meron tayong kayamanan, kung meron tayong pagmamayari, ay hindi tayo mapalad? Hindi naman ganon. Ang ibig sabihin ng pagiging ama o ng pagiging aba, rather, ay ang taong walang inaasahan kundi ang Panginoon. Ang pagiging mahirap na sinasabi ng ating Panginoon ay ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos. At ito yung paanyaya sa ating lahat. Inaanyayahan tayo ng ating pagbasa na ibigay ang ating pananampalataya, ibigay ang ating pag-asa sa ating Panginoon. Dahil ang tunay na mapalad, ang tunay na nagagalak, ang tunay na masaya, ay ang taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Ang tunay na mapalad ay ang taong walang ibang sinasampalatayanan kundi ang Diyos. Bakit? Dahil ang taong sumasampalataya at patuloy na naniniwala sa Diyos, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga paghihirap, ay hinding-hindi mabibigo. Dahil ang taong tunay na mapalad ay ang taong nagbibigay ng pananampalataya at pag-asa sa Panginoon. At pag nagawa natin ito, pag binigay natin ang ating pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo, asahan natin, hinding-hindi tayo mabibigo. At kung alam natin na hindi tayo bibiguin ng Panginoon, tunay na tayo'y magiging masaya.
tunay na tayo ay magiging mapalad. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmumula sa ating buong pusong pansandig sa Kanya. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawahan dulot ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. At tinawang isa puso ang turong mapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin sa kanilang kalungkutan at sakit. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan nang makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Walang hanggang Ama na babatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo. Ikaw na pinagmumula ng aming kapayapaan at kaligayahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at anak na iyong kaloob, upang gulitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurayan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol,
ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister, sumunod po tayo. Mapapalad ang umiibig sa buhay na aba. Sila'y makakasama
sa langit na Ama. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapala ang nahahais, ang Diyos ang siyang aliw. Ligaya at liwanag ang siyang makakanta. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naaawa sa taong dalita. Sila'y kakaawaan at tutulungan niya. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office sa parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.